Good morning, good morning. Magandang, magandang umaga po, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok sa atin ngayon, mga ka-isyo. Magandang, magandang umaga, Pilipinas! Welcome po sa ating palatuntunang ISYU Balita, Saturday Edition. Ngayon po ay araw ng Sabado, mga ka-isyo. Ika-29 sa buwan ng Enero 2022, mga ka-isyo. Welcome po, welcome, 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 welcome! Sa ating palatuntunang ISYU Balita, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Makakasama nyo sa loob ng isang oras. At good morning nga pala mga ka-isyo, sa ating mga kaibigan at kasamahan, sa ating mga katropa, dyan po sa Port RCDG. Sa pamumuno ni Colonel Romulo Satparam na siya po ang group commander ng Port RCDG. At siyempre, good morning din po sa lahat ng mga miyembro ng 17 of First Brigade, mga ka-isyo. Sa pamumuno at siyempre sa kanila pong sa amin pong brigade commander, walang iba kundi si Colonel Nestor Pedro. Good morning po. At binabati rin po natin ang isang magandang umaga. Ang mga taga First Laguna Provincial Mobile Force Company. At siyempre kasama po riyan ang bumubuo. Siyempre nandiyan po yung Port siyempre, apat na maneuver platoon po yan, Nagsimula sa first maneuver platoon, second, third, at fourth maneuver platoon. Yan po yung bumubuo sa First Laguna Provincial Mobile Force Company. Siyempre, sa pamumuno po. At siyempre, sa kanilang force commander, walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Gilmore Wasen. Good morning po! At syempre, kasama po natin dyan. Good morning din po sa ating mga advisory councils. Sa pamumuno naman po ni Chairman Romeo Rasi. At syempre, sa ating po mga kasama dyan. Good morning, good morning! Magandang magandang umaga sa inyo, ha? At syempre, magandang magandang umaga rin po sa lahat po ng mga brothers natin, ha? Diyan po sa, syempre, dito po sa Reform Guardians, ha? Luzon, Visayas at Mindanao po yan, mga ka-isyo, ha? Kaya good morning po sa mga taga-Guardians, ha? Bagong reforma ng Guardians. At yun, good morning po sa inyong lahat. At kasama na rin po dyan, yung ating mga kaibigan at mga kasama, mga kautol, ka-brother natin sa Haring Bakal. Good morning po. Maganda, maganda umaga, ha? At isang malamig na umaga rin po, ha? Dyan po sa ating mga kasama. Kasama pa rin natin, ha? Yung po mga taga 2ID Priest Corps, ha? Diyan po sa Camp Kapinpin, ha? Malamig po dyan ngayon, ha? At syempre, ang ating pong mga kasama sa media, no? Sa pamumuno po ng ating presidente na si Miss Pau de la Cruz. At siyempre, ito pong ating mga kasama rin, no?
Yan po sa Camp Vicente Lim, Press Corps. Ayan. Good morning, good morning. Oh, sama na rin po natin yung mga taga-kampo. Ha? Yung mga taga-kampo. Lahat po ng mga opisyales at mga miyembro. Good morning po. At mamaya ng konti, antabayanan po natin ang mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers. Mula po sa Kabikulan, ang ating issue balita patrol number 14, Dimlagan, kaugnay po doon sa kapitan at mga kasama, tinambangan. At mula naman po sa issue balita patrol number 5, sa lalawigan po ng Laguna, sa ating kasamang si Len Domingo, o pagbisita na po sa San Pablo City ng dating General Guillermo Eliazar, mainit na tinanggap. O, ito po yung mula pa rin sa Kabikulan, babae, huli sa bypass operation sa lalawigan po ng Camarines Sur. Yan po yung mga pag-uulat ng ating mga issue balita patrollers mamaya. Kaya antabayanan po natin yan mga ka-isyo ho. At mga ka-isyo, narito na po ang ulo ng mga napapanahong isyo at mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-29 sa buwan ng Enero 2022. Quarantine sa bakunadong biyahero ng mga OFWs. Abay, tatanggalin na. Abay, lumuluwag, ano? Pilipinas, bubuksan na sa dayuhang turistang bakunado. Samantala mga ka-isyo, mga Pinoy daw po na handa magpa-booster. Dumarami, ayon po yan sa SWS. Rose, Nono, Len, at apat pa, ipa-aaresto ng Senado. Yan po ang ilan sa ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito. At ang kumpletong detalye mga ka-isyo sa ating pong pagbabalik. Kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga ka-isyo, may problema ba ang clutch o pino ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Prince ng Big Bandy Plus Freelining yan. Matibay kaya tumatagal. Kaya kung preno o clutch ang tema ng inyong mga sasakyan, Prince Dan ang maaasahan. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay Laguna, katabi lamang ng Hardware at Abrera's Garden. At ang kanilang cellphone numbers ay 0919-605-0879. 0926-771-8940. Brick Bonding and Glass Freelance, kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP Member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong isyu at mga maiinit na balita. Isyu Balita. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan ng isyu balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera.
At dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At ngayon mga ka-isyob, narito na po ang kumpletong detalye ng ating mga balita. Quarantine sa bakunadong biyahero ng mga OFWs ay tatanggalin na po. Sa magandang balita yan, muntik na kahit papano, unti-unti na po tayong lumuluwag, ano? O simula po sa Pebrero 1, mga ka-isyo, ha, malapit na, ay hindi na po kailangang sumailalim sa facility-based quarantine ang mga bakunadong biyahero na papasok sa Pilipinas. Kabilang na po ang mga nagbabalik ng mga overseas Filipino workers. O ito po yung mga OFWs. Pero kailangan nilang magpakita ng negatibong resulta ng kanilang RT-PCR test na kinuha sa loob ng 48 oras bago sila umalis sa pinanggalingang mga bansa. Ayon po kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, kailangan din nilang mag-report sa local government unit na kanilang pupuntahan kapag nakaramdam sila ng simptomas ng COVID-19. Kaugnay dito, pansamantala rin pinasususpende ang green, yellow, red. Ayun po yung mga kulay na suspendido, ha, pansamantala. Green, yellow at red, mga ka-isyo. Mga yan po yung mga classification ng mga bansa, no? At teritoryo at jurisdictions base po sa mga rekomendasyon ng Task Force on COVID-19 New Variants at Sub-Technical Working Group on Data Analysis. O ito po yung analytics, mga ka-isyo, ha? Ang mga international arriving passengers ay kailangang magpakita ng mga sumusunod. Katibayan ng bakuna laban sa COVID-19 na kinikilala sa ilalim po ng Interagency Task Force Regulations. At kabilang po ang World Health Organization International Certificate of Vaccination. At siyempre, kasama rin po dyan ay yung pong prophylaxis. At yung pong mga vaccination certificate ng Pilipinas o yung pong National State Digital Certificate ng foreign government na tumatanggap ng vaccert PH sa ilalim po ng isang resipro. Ang mga hindi po naman bakunado o hindi po maberipika ang status ng vaccination ay kailangang magpakita ng isang negatibong RT-PCR test na kinuha sa loob po ng 48 hours bago umalis sa pinanggalingang bansa. Kailangan din nilang sumailalim sa isang facility-based quarantine hanggat hindi lumabas ang resulta ng kanilang RT-PCR test na gagawin sa ika-limang araw. Sa ilalim din po sila, mga ka-isyo, sa home quarantine ng 14 days buhat po nang dumating sa Pilipinas. Ang mga bata na wala pa pong 12 taong gulang at hindi pa po maaaring mabakunahan ay
kailangang sumunod sa quarantine protocol ng kanilang magulang o ng kasama nilang guardians. Samantala mga ka-isyo, Pilipinas bubuksan na po sa mga dayuhang turistang bakunado. Maaari nang makapasok sa bansa ang mga dayuhang turista sa pagbubukas ng mga borders nito sa Pebrero 10. Ayon po sa Bureau of Immigration, sa isang advisory na sinabi po ni BI Commissioner Jaime Morende na ito ay bilang pagsunod sa resolusyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Sa pagpapasok ng mga dayuhang turista na kumpleto na ang bakuna. Nasa 157 naman po na bansa ang visa-free, kabilang ang United States of America. At kung kailangan lamang po ng turista na magpakita ng validong pasaporte at patunay na nabakunahan na sila kontra COVID-19, ay kailangan din sila magsumiti ng negatibong resulta ng RT-PCR test na balido sa loob po ng 48 oras. Hindi na po kailangan na sumailalim sa quarantine ng mga bakunado. Habang ang mga hindi pa naman kumpleto ng bakuna ay kailangan pa rin na sumailalim dito, mga ka-isyo, sa pamamahala ng Bureau of Quarantine at local na pamahalaan. At kasama po riyan ang South Korea, Japan, Australia, Canada, Malaysia at Singapore. Mga ka-isyo, mas marami pa pong mga balita at mga impormasyon sa ating pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang pang paalala. Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abrera's Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng crabgrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abrera's Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Poypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abrera's Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang Madhang Broadcaster
at KBP Member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. ISYU BALITA. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ISYU BALITA. Dito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At ngayon mga ka-isyo, narito pa po ang ilang pang mga detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito. Ngayon po ay araw ng Sabado, ka-29 sa buwan ng Enero 2022. Mga Pinoy daw po na handang magpa-booster, dumarami. Ayon po sa SWS, nagpahayag ng kahandaan ang may 80% ng mga matatandang bakunado na magpa-booster shots contra COVID-19. Batay po sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS, sa survey po na may 7% ang ayaw na magpa-booster at 13% naman po ay hindi pa sigurado. Ang mga taong nagsabi na sila ay handa na magpa-booster ay matataas sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito po yung 82% mga ka-isyo. O sa balance sa Luzon na may 81%. Sa Metro Manila naman mga ka-isyo ay meron pong 79%. At sa Visayas meron pong 78%. Kasama na po dyan ang Mindanao. Ang mga gustong magpa-booster ay mataas ang bilang sa mga nakapag-aral. O yun po yung may mga may 86% sa college graduates. 79% naman po mga ka-isyo sa junior high graduates. At 77% naman doon po sa mga elementary graduates. At may 82% sa non-elementary graduates. Sa age naman po ng group ay mataas din ang bilang ng mga vaccinated adults na gustong magpa-booster. O yun po yung may 84% sa 55 anyos pataas. At meron naman pong 81% doon po sa mga 45 hanggang 55 anyos. At 79% naman mga ka-isyo doon po sa 35 hanggang 44 years old. At 78% naman mga ka-isyo doon po sa 25 hanggang 34 years old. At 74% naman mga ka-isyo sa 18 years old hanggang 24 years old. Samantala mga ka-isyo, si Rose Nonolen at apat pa ipinaaresto po ng Senado dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig kaugnay sa umano'y anomalya sa Pharmaceutical Corporation. Pinatawa ng contempt ng Senado at na ipinaaresto ang ilang personalidad na sangkot dito, kabilang si
Rose Nuno Len. Sa pagdinig ng sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi po dumalo si Len sa 18 na pagdinig. Boy, talaga matigas ano. Subalit ayon po kay Gordon, chairman po ng committee, na ilang bisis namamataan si Len na umiikot para mangampanya dahil tumakbo itong kongresista sa Quezon City. Subalit hindi nagpakita sa Senado. Bukod kay Len, kabilang din sa papatawan ng contempt at pinag-utos na agarang pag-aristo sina Sofia Custodio, Dennis Manalastas, Jason Uson at Gerald Cruz. Habang sa kasalukuyan ay naka-contempt pa rin mga ka-isyo si dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Sinabi naman ni Blue Ribbon Director General Attorney Noela Kembo na nagpadala ng liham ang abogado ni Len kung saan po ay ipinaaalam ang kanyang kliyente ay mayroong gastric illnesses at mayroon din COVID-19. Oh, biglang nagka-COVID ha. Subalit, tanong naman ni Gordon, bakit nagdadahilan si Len sa tuwing mayroong pagdinig ang kanilang committee? Ang pagdinig ay kaugnay sa maunumalyang pagbili ng gobyerno ng COVID supplies sa Parmali noong 2020. Yan po ang mga yan po ang kumpletong balita sa araw na ito. Mga ka-isyo, mas marami pa pong impormasyon at mga balita sa ating pagbabalik. Kaya dyan lang po kayo. Makalipas lamang po ang ilang paalala. ABRERA Tribugan Catering Services. Masarap ang pagkain at katakam-takam. Affordable at ambag kaya ang halaga. Meron silang anumang klase ng putahe at dessert. Maganda ang servisyo. Pwede mag-request anumang nais mong putahe. Sila ay nagkikater sa anumang okasyon tulad ng binyagan, kasalan, tibo, birthdays at iba pang mga okasyon. Pwede rin silang mag-package dahil kompleto sila sa mga tables, chairs, clown, balloons at iba pa. Para sa reservation, please call at cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang si Miss Minda Abrera. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Batong Malaki, Dos Baños, Laguna. Kaya tandaan, anumang klase ng okasyon, sagot ng Abrera's Tribugan Catering Services niya. ABRERA'S Tribugan Catering Services. ABRERA'S Nagbabalik ang batikang broadcaster at TV member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. ISYU BALITA. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ISYU BALITA. Dito pa rin po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang tunay. Na may malasakit sa bayan. Mga ka-isyo, dadako na po tayo ha. At aalamin na po natin ang mga sitwasyon sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. At aalamin na po natin
ang mga balita ng ating mga issue balita patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga informasyon at mga maiinit na balita para maihatid sa atin mga ka-issue, ha? At kaugnay po doon sa kapitan at mga kasama na tinambangan. Alamin na po natin ang kumpletong detalye para sa paghatid ng ating issue balita patrol number 14, Jim Lagan. Issue balita report. Hello Jim, good morning. Go ahead. Jim. Hello. Uy, hindi marinig si Jim, ha? Okay, babalikan ka namin, Jim. Hindi lang hindi ka lang pumapasok, ha? Yung signal natin. O, ulitin natin. Okay, papasukin natin uli si Jim Lagan. Jim, good morning. Go ahead. Good morning, Sir Dan. Yes. Ilito ang limang kabilang na ang barangay kapitan na mas bate. Simula ng tambangan sila nang hinihina lang mga membro ng limiting group. Habang naglalakad sila, kapitan, bigla silang pinagbabaril ng mga hinihinalang rebelde at agad naman gumanti ng putok si kapitan na agad namang tinamaan ang isa sa mga rebelde at agad naman itong namatay. Sa ngayon, nag-deploy na ng sundalo sa lugar habang patuloy ang pag-iimbestiga sa naganap na pangyayari. Mula po rito sa lalagyan ng Kabikulan, ito ang inyong Urago, Kaisyo, Jim Laga, Issue Balita Patrol number 14, nagulat para sa J101.5 Big Radio. Ang hintilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 14, ang ating Urago ng Kabikulan, Jim Lagan. Issue Balita Patrol number 14. Okay, mga ka-isyo, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan. Pakinggan naman po natin ang pag-uulat pa ng ating ibang mga issue balita patrollers. At mamaya ng kote, pupuntahan naman po natin ang Laguna, ha? Mula sa Kabikulan, dadako naman po tayo sa lalawigan ng Laguna upang kumustahin at alamin yung pong pagbisita daw po ni General Guillermo Eliezar na wow, napakainit daw po na tinanggap dyan po sa San Pablo City. Ang detalye po ng balitang yan, mga ka-isyo, ay syempre, pakikinggan po natin sa pag-ulat naman ng ating issue balita patrol na number 5. Nagbabalik ang Batikang Broadcaster at KBP Member Dante. Issue Balita Report! Ito, kahit pa paano, ang ating pong kasama ay magbibigay ng siyempre ko ano po yung kaganapang kahapon na ayon po sa kanya ay dumating daw po si dating PNP chief, ano? Si General Guillermo Eliezar at mainit daw pong tinanggap ng mga taga San Pablo. Issue Balita Report! Okay, papasukin na po natin ang ating magandang bini-bini. Walang iba kundi si Miss Len Domingo, ang ating Issue Balita Patrol number 5, kaugnay po sa pagbisita sa San Pablo ni General Guillermo Eliezar. Len, good morning! Go ahead! Hello. Len, good morning. Go ahead. Oy, medyo hindi siguro tayo naririnig ni Len Domingo, ano? Ayun, ulitin po natin. Papapasukin natin muli, ha? Len, good morning. Go ahead.
Len? Okay, babalikan po natin si Miss Len Domingo. Kaugnay po doon sa kanyang report. Doon po sa pagbisita ng dating PNP chief. Doon po sa San Pablo City. Walang iba kundi si General Guillermo Ilyasar. Mainit daw po tinanggap doon po sa siyudad ng San Pablo. Ayun, kaya mamaya ng konti, antabayanan po natin ang pagbabalik ni Miss Len Domingo. Ang ating issue balita, patrol number 5. Okay, Len, good morning. Go ahead. Magandang umaga, kasamang Dante. Yes. At pagkasubaybay ng issue balita, mainit na sinalubong ni City Mayor Loreto, Amben Amante at Vice Mayor Justin Tulago, City Administrator Vic Amante at ABC President Manning Amante ang dating general na si Guillermo Eliasar na bumisita sa bayan ito ng San Pablo noong ika-27 ng January na ginanap sa Palmeras Garden. Ang nasabing pagbisita ay sinuportahan ni San Pablo City PNP Chief of Police Lieutenant Turner Gary Alegre na nagpanatili ng seguridad at kapayapaan sa lugar. Umalalay din ang former general provincial director ng Laguna, Police Colonel Robert Campo, kasama ang nakatalagang PESPO na si Edwin Dimesa. Maging ang Kalawan ABC President Kenneth Kraft at si Kalawan Councilor Charles Karatihan ay nagpakita ng buong suporta sa nasabing general. Dinaluhan ang nasabing pagtitipon ng 76 barangay chairman at chairwoman ng sangguniang barangay ng San Pablo City at 15 barangay chairman at chairwoman ng sangguniang barangay ng Kalawan kasama ang mga samahalang kababaihan at mga iba't ibang leader ng mga NGO sa bayan ng Kalawan at San Pablo. Binigyan din ni Eliasar ang kahalagahan ng barangay na isa sa basic organizational unit ng pamahalaan dahil sila ang balikat ng mga kapulisan sa pagtukpo ng kriminalidad lalo na sa campaign against drugs. Ang mga ito ang nagsisilbing mata at katuang ng PNP sa pagsugpo ng droga. Sa mga kagawad at mga barangay tanod, nagmumula ang totoong impormasyon sa paglilinaw ng mga proyekto at gawain ng ating mga kapulisan. Kung kaya't ang pagbisita niya at pagharap sa mga ito ay isang pagkakataon upang mabigyan din ang kahalagahan ng kanilang parte sa hanay ng kapulisan at mapasalamatan sila. Ilan sa mga achievement ni Guillermo Eliasar ay nagsilbi siyang Chief of Police, National Police at isa rin siyang Deputy Chief of Administration of the Philippine National Police bago siya i-appoint na PNP noong 2021. Kapag ako'y nanalo at di ko tinupad ang pangako ko, hindi na ako makakauwi sa Tagkawayan, Quezon. Ito ang sabi ni former General Eliasar, natatakbong senator at kung sakaling pala rin na makapaglingkuran pa sa mga mamamayan ay pagtutuunan niya ng pansin ang pangkabuhayan ng mga mahirap nating kababayan, ang laanan ng budget para sa ating mga kapulisan, mga kagamitan katulad ng mga bodycam na talagang kailangan at kapakipakinabang. Ako si Len Domingo, issue balita patrol number 5, nag-uulat para sa K101.5 FM, ang hipila na may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, issue balita patrol number 5, Len Domingo. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-isyo sa mga napapanong impormasyon at mga maiinit na balita. At syempre, dadako po muna tayo doon sa ilang yung pong pagbabasa ha, doon sa ilang mga chat ng ating mga kababayan, ano? Yung kanila pong mga komento ha, doon po sa mga komento nila at syempre doon po sa mga nais nilang iparating sa ating mga ka,
kababayan at siyempre doon po sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Okay, basahin po natin ang ilang mga mensahe, ano. Tulad po nito, ah, magandang umaga, ka-isyu balita. Huwag kayong bibiteo, abangan ang pagre-report ni Patrol Number 5, Len Domingo. Ayun. Ayun. Kaya kahit pa pa, no, marami talaga nag-aabang sa iyong pagre-report, Miss Len Domingo. Magandang umaga po, mga ka-isyu balita. Ayun po naman kayo, Miss Terra Jo Nuevo. Ito, lalo na mag-iisang... lalo na ang nag-iisang Sir Dante Abrera. God bless po. Ayun, okay. Good morning. Good morning din sa inyo dyan, ha? At sabi po kasi ni Mr. Jo Nuevo, magandang umaga po, mga ka-isyu balita. Lalo na po sa nag-iisang Sir Dante Abrera. God bless po. Okay, likewise, good morning din sa inyong lahat dyan, mga taga Kamarin ito. Kamarin, Caloocan City. Good morning sa inyo dyan. At lagi rin kayo mag-iingat. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtitiwala sa ating programa. At syempre, good morning din nga pala kay Miss Annabella Balasbas ng Danjos Bakery. Okay. So mga ka-isyu, basahin po natin isang text sa atin. Sabi nito, Marshalo daw po dahil sa COVID-19. Totoo po ba yan, Sir Dan? Ayun po yan kay Mr. Andy, Balit. Okay. Minsan po, marami kasing ito po yung sagot natin doon sa sinasabi na baka daw po magkaroon ng martial law kaugnay po doon sa COVID-19. Marami pong kumakalat na mga maling balita, mga ka-isyu, yung mga ganyan, wag po kayong maniniwala, no? Sapagkat hindi po pwede na magkaroon ng martial law dahil lang po sa COVID-19. So, yan po yung mga fake news lang, no? Marami po kasi mga tao na walang magawa. Nag-iisip lang po sila ng mga pupwedeng panglito at panggulo sa isip ng mga tao. Oh, kaya wag po kayong maniniwala sa mga ganong balita. Ah, yan po ang maisasagot ko sa inyo. Doon sa inyong katanungan na martial law daw po dahil sa COVID-19. Totoo po ba ito, Sir Dan? Yun. Ito po ang maisasagot natin. Hindi po totoo yan. At maaaring kaya yan po ay gawa-gawaan lang ng mga tao na walang magawa. Yan. Okay. Ha? Mula naman po kay Mr. Alan Cortez. Mga tricycle po. Kompleto ng magsakay ng pasahero. Dapat mag... Dapat magbago na ang pamasahe. Yan. Alam nyo mga ka-isyu, ito po'y matagal nang nirereklamo ng ating mga kababayan, ano? Oo nga naman. 'Di ba? Kaya lang naman pinayagan at talagang tinolerate ng ating mga kababayan na medyo magtaas ng pasahe noong kasagsagan po ng lockdown. At noon pong hindi pa pwede magsakay ng marami at ng kumpletong pasahero ang mga tricycle. At ang mga jeep, kasama na po 'yan, no? At siyempre, lahat mga public utility vehicles na dati po ay hindi sila nakakapagsakay ng marami at porsyento laang. Ha? Ngayon po naman ay napaka, kumbaga, kumpletong-kumpleto na po yung isinasakay nila. Sa tricycle, dalawa na yung back ride. Sa loob ng kanilang tricycle, kumpleto na. Bakit nga namang hindi pa po na ibabalik ang dating pamasahe? Sana naman po, pansinin po ng ating mga LGUs na magkaroon po kayo ng meeting. Ipatawag po ninyo lahat ng mga presidente ng mga Tricycle Drivers Association, yung po mga asosasyon ng mga tricycle,
yung mga presidente at mga opisyalis na dapat po ay pagsabihan at dapat po ay ibalik na doon sa dating pamasahe, no? Dahil yung mga kababayan natin, bagamat ngayon po ay medyo lumuluwag na, ay naghihirap pa rin, no? Kaya tulong na lang po natin sa ating mga kababayan, ilagay po natin sa tama. Ngayon po ay kumpletong-kumpleto na kumagsakay ang mga tricycle, kaya dapat ibalik na po sa dating pamasahe yung mga dati nilang pamasahe, no? O, kawawa naman yung ating mga kababayan, ano? O, yun. Kaya, yun po yung dapat natin gawin, ha? At pati na po yung mga, ano, ha? Yung mga driver ng jeep at mga, syempre, yung pong mga presidente ng mga jeepney operators at mga drivers ay dapat po ay malaman na rin nila yung pong sitwasyon na dapat po ay ibalik na natin doon sa dating pamasahe. O bagamat ngayon po itumaas ang diesel, hindi naman po yung dating katulad nung lockdown na kasi hindi na po gumagalaw yung pamasahe. Talagang mataas pa rin daw po ang pamasahe, no? Kaya panawagan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ni Mr. Alan Cortez, na ibalik na sa dati ang pamasahe. Okay, so yun po ang maitutugon natin, ha? Yun po yung maisasagot natin doon po sa text ni Mr. Alan Cortez. Okay, mga ka-isyo, tayo po ay magbabalik, oh. Makalipas lamang po ang ilan pang paalala. Maganda ang balita para sa mga taga Camarines, Caloocan City. Ang Dan Angios Bakery po ay nagbukas na para maglingkod sa bayan. Sila ay gumagawa ng anumang uri at masasarap na tinapay. Kaya kung nais nyo makatikim ng masarap at katakam-takam na tinapay, ang kabilang bakery ay matatagpuan sa Block 75, Lot 23, Sampaguita Street, Barangay 177, Camarines Area D, Caloocan City. At para sa inyong mga orders, hanapin lamang sina Miss Annabel Balasbas at Joel Nuevo o tumawag sa kanilang cellphone number 0935-388-28330. Kaya tandaan, kung nais nyo ay masasarap na tinapay, dito na tayo sa Dan Angios Bakery. Hari sa sarap ng kanilang mga tinapay. Nagbabalik ang balikang broadcaster at KBP member Dante Abrera sa kanyang mga napapanong isyu at mga may init na balita. ISYU BALITA. Okay, mga ka-isyu, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ISYU BALITA. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. Dito lamang po yan sa ating J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. At ngayon, mga ka-isyo, pakinggan po natin ang nagbabalik nating kasama sa mula po sa Kabikulan, ang ating ISYU BALITA Patrol number 14. Kaugnay po doon sa babae, ha? Na huli sa bypass operation diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur. ISYU BALITA Report. Ang detalye, pakinggan po natin sa ating kasamang si Jim Lagan. Jim, good morning, go ahead. Mangiyak-ngiyak ang isang babaeng tulak ng iligal na droga nang huliin ng mga pulis sa loob ng kanilang tahanan ng matagumpay na mabilhan ng pinaghihinalaang shabu sa kasagsagan ng isang bypass operation. Kinilala sa alias ang babae na si Ami ng Naga City, Camarines Sur. Nakuha sa kanya ang siyam na maliit na pakete
na naglalaman ng sabu at ang buybas money. Dati na rin pala siyang nahuli ang suspect dahil sa dati nilang kaso nito. Sa ngayon, nasakusabihan na siya ng mga autoridad. Mula po rito sa lalagyan ng kabikulan, ito ang inyong Uragon, Kaisyo, Jim Lagan, ISYU Balita, Patrol number 14, Nagulat, Parte, J101.5, Big Ratio, ang hindi lang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, ISYU Balita, Patrol number 14. Sa ating sa ating pong Uragon ng Kabikulan, no? Mga ka-ISYU. Walang iba kundi ang ating ISYU Balita Patrol number 14, si Jim Lagan. Okay, tutuloy po natin mga ka-ISYU, yung pong mga ang pagbabasa ng mga text at mensahe ng ating mga kababayan. Oh, ito po . Mula naman po kay Miss Ana Balanay. Tama po ba na ano ito? Tama po ba na ipahuli ang mga walang vaccine? Aha. Yung pong tanong nyo, Ma'am Ana Balanay, ay alam nyo, mahigpit po kasi ngayon na medyo talagang gusto ng ating pamahalaan na mabigyan lahat ng vaccine, ano? O, pero sa totoo lang, yung pong kung huhulihin kayo, eh medyo labag po yan sa karapatang pantao dahil ayaw nyo magpa-vaccine. Pero kinakailangan po, may maganda kayong dahilan. No? May maganda po kayong dahilan kung bakit hindi kayo nagpa-vaccine. Halimbawa, kayo po ay may sakit, na bawal kayong magpabaksin, ay yun po ay sa tingin ko, maunawaan naman kayo. Kasi alam nyo, yan naman pong mga ganyan mga paghihigpit, ay may kanya-kanyang area naman yan . Kumpirma yung mga ka-ISYU, doon po sa mga LGUs, doon po sa mga municipal ordinance, ganon, city ordinance, na pinatutupad. Pero ito pong pagpapahuli doon po sa mga unvaccinated, sa tingin ko ay medyo hindi po tama ito. Kaya, ayun, makiusap na lang po kayo. At dapat po ay maganda po yung dahilan nyo para po kayo ay hindi magpabaksin. Ano? O, dahil ang ating pong pamahalaan kasi, sinisika po na magka-vaccine lahat para po sa ganon, maging safe nga naman tayong lahat. Ano? Pero pagdating po dun sa kung pag-uusapan ang batas, talagang wala pa pong batas na kung pwede pong mamilit, no? Doon sa mga ayaw. Kaya sa hanggang sa ngayon po, medyo nalilito ang tao. O yan. Pero kung kaya naman po natin sumunod at kaya naman po natin magpabaksin, mas maganda po magpabaksin na tayo. Ano? O kaya dun po sa inyong tanong, kung tama po ba na ipahuli ang mga walang vaksin? O yun. Ang sagot po dyan ay maaari din po kung conforme po sa ipinag-uutos ng mga taga-LGUs. Ano? Kasi minsan may lugar na hindi ganun kahigpit at may lugar naman na ubod ng higpit. Ano? Okay. So, ito po. Isa pa. Dapat po ba kaming maniwala sa mga balita sa FB? Ito po ay kwan. Kumbaga ito yung mga fake news. O ito ha, doon po sa ganon, yan po ay galing kay Mr. Boy Arellano. Yung tanong na dapat po ba kaming maniwala sa mga balita sa Facebook. Alam nyo, sa Facebook naman, mga ka-ISYU, marami po ang balita talaga kayong mababasa. No? Marami pong balita dyan. May totoo at may hindi. Kaya kinakailangan po,
Huwag kayong basta-basta maniniwala kaagad, no? Kinakailangan po ay yung balita sa Facebook ay kinakailangan marinig din po ninyo doon sa mga legit na mga radio stations. Yan. Katulad, halimbawa, dito po sa J101.5 FM ay ibinalita yung ganon. Ay maniwala po kayo dahil mga totoong balita po yan. O, halimbawa, binalita sa ISYU Balita. Mga legit po yan. Pero yung nabasa lang nyo sa ano sa Facebook, lalong-lalo na kung medyo nakakayanig, eh hintayin po muna ninyo. Kumbaga, dapat pong pag-aralan muna natin kung may katotohanan, kung legit ba ang balita. Kasi minsan, masisira lang po ang inyong diskarte sa buhay kung kayo laging maniniwala. No? Kasi marami pong tao na nanggugulo lang. Marami pong tao na walang inisip kundi guluhin ang isip ng ating mga kababayan. Yun. Kaya, kumbaga, huwag po kayong maniniwala. Ha? Maniniwala ng basta-basta. Kinakailangan po, alamin po muna ninyo, ha, kung ito po ay may katotohanan bago kayo maniwala. Dahil marami po ang mga balita sa Facebook na wala pong katotohanan at gawa-gawa lamang. Yun po yung tinatawag na mga fake news. Okay? Yan po ang maisasagot natin doon po sa message o mensahe sa atin ni Mr. Boy Arellano. Okay? Maraming salamat po, Mr. Boy Arellano. Okay? Ito pa. Mga butika po dito sa amin, overpriced na ang benta ng mga gamot. Mula po kay Miss Tess Baral. Okay. Alam niyo po, mga ka-isyo, ang ganyang mapagsamantalang mga tindahan, no? Katulad ng butika, dapat po ireklamo natin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, hindi naman po dapat na kung kailan kailangan ng ating mga kababayan yung mga pang first aid, lalong-lalo na po ngayon, sa panahon ngayon. Ngayon po ay dahil sa klima, napakarami pong nagkakasakit. Sumasakit ang ulo, sinisipon, nilalagnat. Yan po ay expected na ng ating mga kababayan sapagkat wala pa po yung COVID na yan, trangkaso po ang uso noon. No? Ngayon naman, nakikita natin yung trangkaso, napapalitan na, nagiging COVID na, kuno. O, pero sa totoo lang, yung iba po dyan, trangkaso lang. O, masyado lang tayong nagpapanik. Yun. Kaya, doon po sa sinabi nyo, doon po sa tanong nyo, at doon sa reklamo nyo, pakikuha lang po yung pangalan ng buteka. Ah, at dapat po ay makakuha kayo ng ebidensya na gano'n na siya kung magbenta. O, kasi bawal po yan. Dapat regulated po ang price. O, dapat po ay makialam din dito ang DTI. Ano, kasi ang mga pang first aid, yung po mga pangunahing pang first aid natin, ay siyempre ang bumibili nito yung mga mahihirap lang. O, kasi yung mga mayayaman, kapag sumama ang pakiramdam, antimano, pwede na silang pumunta sa doktor. Pwede na silang magkonsulta dahil may pera naman sila. Tapos yung mga pang first aid na mga gamot, hindi naman yung gumagamit yung mga mayayaman kasi may mga mas magagaling na gamot na niririsita ng mga doktor. So, doon na nga naman sila, yung mga mayayaman. Kasi affordable naman para sa kanila yun eh. Yun. Kaya, doon po sa message nyo, Miss Tessa Baral, na may butikang nagbibenta ng mahal dyan, ay kunin lang po ninyo, pakikuha lang po yung pangalan ng butika at paki-chat nyo lang po sa aming palatuntunan at sa aming istasyon. Para sa ganon, makatulong po kami, ma-action na natin yan. Kasi dapat po ay kahit po nangangailangan ng tao,
magpapanik buying man ang mga tao, grocery man ang ating ano, dapat po ay huwag nating binabago ang presyo. Bawal po 'yon. Okay? So 'yun po yung ating masasabi, ano? Okay. Tayo po ay may portion lagi, ha? Dito po sa ating palatuntunang issue balita, may portion po tayo para doon po sa pagbabasa ng mga mensahe mula po sa ating mga kababayan. Ano po yung mga komento, ano po yung mga reklamo nila, at ano po, pwede rin po dito yung mga pasasalamatan nyo dahil sa magagaling na tao, mga action man, pwede po yan, pasalamatan nyo dito sa ating programa. At pwede rin po natin na tanggalin ang tutuli kung hindi po nakikinig. Halimbawa naman ay may mga kaso, ano, kung may mga anomalya doon po sa inyong lugar, ay sabihin lamang po ninyo, oh? Text lang man po ninyo sa atin, ano? Okay, mula naman po kay ano, good morning nga pala kay Mr. Gino Hernandez. Nanonood po siya ngayon. Ayan. Good morning po sa inyo, Mr. Gino Hernandez at sa iyong pamilya. At siyempre, ingat po kayo palagi. Ayan, katulad po ni ng ating kaibigan, si Mr. Joe Nuevo. Good morning sa inyo dyan, ha? At ingat-ingat lang sa lahat ng pagkakataon. Okay, mga ka-isyo, medyo wala na po tayong oras. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam na naman. At siyempre, tayo po ay magbabalik sa susunod na Sabado. Sa ganitong oras at himpilan, no? At siyempre, maraming salamat po sa ating mga issue balita patrollers na patuloy na nag-uulat para po sa ganon malaman ng ating mga kababayan ang mga kaganapan sa ating kapaligiran. No? Sa ating issue balita, patrol number 14, ang Uragon ng Kabikulan, Jim Lagan, maraming salamat. Ingat kayo dyan at sa iyong mga kasama. At siyempre sa ating issue balita patrol number 5, Len Domingo, good morning at maraming salamat din sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat lang. At siyempre, maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsubaybay, panunood sa ating programa. At dito lamang po yan sa J101.5 Big Radio, ang tunay na may malasakit sa bayan. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At syempre, makakasama nyo muli sa susunod na Sabado sa ating pong palatuntunang issue balita Saturday edition. Huwag po kayong aalis. Antabayanan po natin ang susunod na programa. Dito lamang po yan sa J101.5 Big Radio, ang himpilang may malasakit sa bayan. Ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera, na nagsasabing tayo po ay lagi mag-iingat at sana po ay pagpalain ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Bye-bye!